Ang tagal ko na pinaplano to at ngayon matutuloy na nga. Bago pala ako umalis, hinanda ko na rin pala kagabi yung mga dadalhin ko ngayon. Alis pala ako mag-isa para mag-camping. Wala pala akong aesthetic na tumbler. Kaya itong thermos na lang ni Mama yung dadalhin ko. Bago nga ako umalis, dumiretso na muna ako sa tindahan. Doon kasi si Mama, siya muna daw magbabantay ng tindahan ng buong araw. Sabi nga ni Mama, mukha daw akong pupunta ng abroad. Kasi lamig na lamig yung OOTD ko. Kahit sobrang naiinitan din ako sa suot ko. Pero okay lang yun. Ang importante, aalis ako ng gwapo. Bago pa nga ako makaalis ng bahay, naabutan pa ako ng dalawang bata. Buti na nga lang daw nakaabot sila. Kasi galing pa daw sila sa malayo. Bilisan ko na nga yung paglalakad ko dito. Kasi baka hinihintay na ako na magsiservice sa akin. Malapit na daw siya. Nasa daanan na din daw. Kaya lumabas na din ako ng kanto para makita na yung magsusundo sa akin. Buti na nga lang kulay gray yung van na sasakyan ko. Kasi kung puting van to, uuwi na lang ulit ako sa bahay. Isang araw lang pala ako magka-camping. Bali bukas, uuwi din ako ng hapon. Bago pala kami umalis, magpo-0.5 muna ako dito. Marami pa ang space dito. Sana wala akong katabing multo dito. Chowot! Nandito na pala kami sa Pangasinan. Hindi ko na kayo sinama sa mahabang biyahe. Kasi baka mainip ka. Ipapakita ko na muna sa inyo yung lugar kung saan ako magka-camping. Sobrang fresh ko nga ng hangin dito. At tapat lang din siya ng beach. Yun nga lang, sobrang makulimlim din yung panahon ngayon. Pero bahala na mamaya. Umulan, umaraw, bumagyo. Itutuloy ko yung pagka-camping. Kung hindi ko kasi itutuloy, masasayang naman yung dinala kong termos. Charot! Umasok na muna nga pala ako sa loob. Kasi medyo umuulan na. At habang tumatagal nga yung oras, lalong lumalakas yung ulan. Lalong pumupresko din yung hangin. Hindi nga nakikita dito sa video yung patak ng ulan. Kaya nahanap ako ng pesto. Kung saan makikita niyo yung ulan? Baka kasi hindi kayo maniwala na umuulan dito. Kinuha ko na nga muna yung gamit ko sa loob. Para makapagpahinga na din sa kinuha kong room. Kumuha din pala ako ng room. Kasi baka hindi ko kayanin yung pagka-camping mamaya. Ang dami din pala sa inyo nagtatanong. Bakit daw hindi ko pineflex yung jowa ko dito sa vlog? Kaya hindi naman sa ayoko yung low-key na relationship. Ang sa akin lang, wala pa ako mapiflex sa ngayon. Kasi wala pa akong jowa. Kayaan mo ako kapag naging jowa kita. Araw-araw tayo magpo-0.5 na picture. Ipo-profile picture pa kita. Charot! Hinihintay ko nga lang tumila yung ulan dito. At nang hindi na nga masyadong malakas yung ulan, lumabas na din ako. At dinala ko na din yung mga gamit ko na gagamitin sa pang-camping. Naglala din pala ako ng tripod. Para dito ko na lang din nilalagay yung cellphone ko. Kapag kasi walang tripod, kahit saan ko na lang nilalagay. Kaya minsan medyo kinakabahan din ako. Baka kasi paglingon ko ulit sa cellphone ko, pinalitan na ng Android. Charot! Buti na lang gumagana pa tong ring light. Ito kasing ring light na to. Last ko pa yata ang ginamit to. Noong pandemic pa. Nang matapos ko na nga maayos yung camera, sinunod ko na ang ayusin itong tent. First time ko lang din pala magbubuo ng ganito. Di rin ako masyado nahirapan. Kasi sinundan ko lang yung napanood ko sa tutorial. Nahihirapan lang ako sa pagbibideo. Baka kasi nabuo ko na tong tent, hindi pala nakavideo. Saglit lang naman siyang buuin. Ilalagay lang yung parang stainless sa loob. Kabilaan, para tumayo yung tent. Sa mga oras nga na yan, iniisip ko kung tama pa ba yung pinanggagawa ko dito. Baka kasi imbis na pagka-camping yung pagpunta ka dito, biglang tumama sa akin yung kidlat. Charot! Sa mga nagawa ko palang vlog, isa ito sa pinakapagod na ginawa ko. Pero isa din ito sa pinaka-enjoy ko na nagawa. Yun nga lang, wrong timing yata ako dito. Kasi medyo na ulan, pero itutuloy ko na to. Dito na din ako matutulog mamaya. Inayos ko na nga yung upuan para makapag-umpisa na din ako magluto. Kasi nagugutom na ako. Ito palang mga dala ko, tinakas ko lang sa bahay. Pero iuuwi ko din naman. Kasi sigurado ako, hanapin to ni Mama. Ito palang niluluto kong samyang. Binili ko lang din to. Sa nadaanan namin Korean store kanina. Masarap kainin ngayon tong samyang. Kasi medyo malamig dito. Masarap humigop ng sabaw. Tapos yung naririnig mo lang dito, yung pagpatak ng ulan sa may tent, maririnig mo din dito. Yung paghampas ng alon sa dagat. Sana nga lang talaga, hindi humampas yung kidlat dito sa loob ng tent. Tiyara! Pagkatapos ko nga makahigop ng sabaw, sinalan ko na rin yung natira sa lalagyan. Kasi magluluto pa ako ng bacon. Masarap sana magsamji dito. Kaso wala akong makita nagtitinda ng gulay. Heto na munang bacon. Pagkatapos ko nga makakain, pumasok na muna ako dito sa loob para makaligo na. Kasi medyo inaantok na din ako. Medyo napagod din kasi ako sa biyahe kanina. Nasa 5 oras din. Kaya medyo inaantok na ako. Pero sa tent ako matutulog. Kinuha ko na nga tong laptop para makanood ng ibang movies. Nagdownload din ako ng movie bago ako umalis ng Pampanga. Heto rin kasing isa sa mga pampatulog ko. Pinabaunan pa nga ako ni Mama ng first aid kit. Gamitin ko daw. Baka daw makagat ako ng ligaw na hayop. Ginamit ko na yung band-aid para magamit na din to. Nagbaon din pala ako ng mga snacks. Pero kinuha ko na lang din yan sa tindahan ni Mama. Di pa nga nag-uumpisa yung pinapanood ko. Natatawa na ako. Gusto ko sana manood ng comedy movie. Kaso baka marinig kong tumawa yung multo na katabi ko. Kaya kinain ko na tong buong mamon. Baka kasi manghingi yung katabi ko na multo. Charot! Tinuloy ko lang pala yung pinapanood ko nung isang araw. Di ko siya natapos. Kasi saktong uwian ng mga bata nun. Kaya mas naririnig ko pa yung mga ingay na lato-lato. Pagkatapos ko nga makapanood, bago nga ako matulog, nagbasa na muna ako. I-share ko muna pala sa inyo yung isang quote na nabasa ko dito. Ang ganda ng message niya. Sabi dito, hindi naman daw importante kung mayaman ka o mahirap, mataba ka o payat. Kasi at the end of the day, magagabi na. Kaya matutulog na ako.
Ayun lang. Ay, hindi muna pala ako magbababay. Isasama ko na din kayo sa pagising ko. Kaya pagligo ko na din sa dagat. Nakatulog naman ako sa loob ng tent. Pero pahinto-hinto nga lang. Wala rin pala ako naramdaman na kagat ng lamok. Kasi yung tent na gamit ko para siya naging kulambo. Ang ganda rin ng gising ko dito. Kasi sa bahay namin, araw-araw yatang gumigising sa akin yung tunog ng lato-lato. Samahan mo pa yung pabilis sa tindahan. Kaya susulitin ko na yung araw na to. Kasi naabutan ko pa yung sunrise. Isasabay ko na din yung pagligo ko dito. Dito na rin pala ako naghubad. Kasi ako lang din mag-isa dito. Medyo maaga pa kasi to. Kaya yung iba natutulog pa. Kaya susulitin ko na din tong araw na to. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakakapunta ng dagat. Sakto nga rin ngayon. Kasi walang init. Ang sarap mag-swimming. At ang sarap din pakinggan ng mga huni ng ibon. Mawawalan din pala yung tubig. Kaya hindi ako makatalon. Hindi na rin ako lumalayo. Baka kasi pagbalik ko dito, nawala na yung cellphone ko. Pagkatapos ko nga makapag-swimming, dumiretso na din ako dito sa loob para matuloy ko na yung pagligo ko. Nasa kalahating oras din pala ako nagbabad sa dagat bago ako pumasok dito. Binilisan ko na nga lang yung pagligo ko kasi nakahanda na doon yung breakfast. Kaya kailangan kong umuwi na maaga kasi mamayang hapon may pupuntahan pa ako. Chawat lang pala yung ako mag-isa pumunta dito. Yung mga kasama ko palang pumunta dito yung mga pinsan ko. Gusto ko lang talaga mapag-isa kagabi sa camping. Heto na din pala yung hinanda nilang almusal. Kaya kakain na muna ako. Ayun lang. Bye-bye!